kung sa habang buhay ko ay ikaw ang makakasama ko. Wala na akong mahihiling pa. Kasi lahat ng dalangin ko ay natupad na. At ikaw ang dahilan kung bakit pinili ko ang maging masaya. Na kahit sa susunod na buhay ko, ikaw pa rin ang gusto kong makasama sa buhay ko at panalangin ko. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Napasarap hata ang tulog ko. Kaya ito nung magising ako dahil sa tapik sa pisngi ko. Nagulat ako pagkabukas ng mga mata ko. Kasi naman, yung tito ni RJ ang nakita ko. Ang una kong ginawa, pinunasan ko yung pisngi ko pati labi ko. Baka kasi may tumulo na laway. At eto, talagang lutang pa ako sa nangyayari. Biglang gising kasi ang nangyayari. Tapos napatitig ako sa hawak ko na ipinampunas ko sa pisngi at labi ko. Gagi. Bakit ako may hawak na brief? La. Tapos ito parang nahiya tuloy ako. Ay nako. Ang hirap ng biglang gising. Minsan di natin alam ang nangyayari kasi tila ba lumilipad pa yung mga isip natin. Naku naman, nakakahiya talaga. Tapos eto, wala pa si RJ. Iniwan ba naman ako? Nahiya tuloy ako. Miguel, kumain ka na muna. Sabay na tayo. Si RJ pala, pinuntahan yung mga tropa niya. Huwag mo na siyang hintayin. Kasi baka madaling araw na umuwi yun. Tito Alberto, okay lang. Baka dito na lang ako sa bahay. Hindi na lang muna ako aalis dito. Ikaw ang bahala, Miguel. Pero kung gusto mong sumama sa akin, mas maganda. Kasi aalis din ako. At masaya sa pupuntahan ko. Tito Alberto, nakakahiya naman po. Baka makaabala lang ako sa lakad mo. Miguel, ayos lang yun. Ano ka ba? Kaibigan ka naman ni RJ ah. At saka, mas nakakainip dito sa bahay. Baka gabi na din ako makauwi. At eto, hindi na ako nakasagot. Nahiya ako sa tito ni RJ eh na eto. Nakangiti palagi tapos siya pa yung naglagay ng kanin at ulam sa plato ko. At may tubig na din. Tito, kaya ko naman ang sarili ko. Huwag niyo na akong asikasuhin masyado. Halata kasing nahihiya ka, Miguel. Kalma ka lang, okay? Tsaka sumama ka na lang sa akin. Kaysa mabagot ka dito sa bahay, magpakasaya na lang tayo. Sige, tito. Sasama na lang ako. Wika ako, kaya naman. Kumain na din talaga ako ng madami. Kasi, gutom na ako. At eto, maghuhugas sana ako ng mga kinainan. Kaso bawal pa daw. Bukas na lang daw. Miguel, kahit di ka na muna maligo, okay na yung itsura mo. Sige, Tito Berto, pero saan ba tayo pupunta? Diyan lang sa kabilang barangay, Miguel.
Baka andun din si RJ. Sige, tito. Pika ako. Kaya ito, di ko na inais ang sarili ko. Okay na daw kasi ito. Ang ginawa ko na lang, naglagay ako ng sunscreen protection. Ang init sa labas eh. Oh, Miguel. Ano yan? Bakit naglalagay ka pa niyan? Huwag ka nang magpaganda. Eto ba? Mahinit kasi sa labas dito. Ganun ba, Miguel? Teka lang. Wika ni Tito Berto. At ayun, nagpunta siya sa may likod ng bahay nila. Tapos eto, pagbalik niya, may dala na siyang sombrero na malapad na parang yari sa dahon ng anahaw. Ayan, bagay na bagay sa'yo, Miguel. Mukha kang may-ari ng hasyenda. Salamat, Tito. Wika ako, tapos eto, dumingin ako sa salamin. Nakakatuwa yung nakikita ko kasi naman, mukha akong magsasaka sa suot kong sombrero. Oh, diba? Sabi ko sa'yo, Miguel, bagay sa'yo yan eh. Mas naging gwapo ka palalo. Oo nga eh. Bagay pala sa akin ng ganito, Tito Berto. Salamat ah. Oo, bagay na bagay sa'yo, Miguel. Tara na. Wika ni Tito Berto, kaya ito. Lumabas na kami sa bahay at ito. Isinakahin niya ako sa motor. Sa unang pagkakataon talaga sa buhay ko, ngayon lang ako makakasakay sa motor. Lagi kasi kaming nakakotse ni mama. Kaya ito pagkasakay ko, imakap na ako kaagad kay Tito Berto. Tama naman siguro yung ginawa ko. Baka kasi kapag di ako yumakap, baka mahulog ako. Mas mabuti na yung sigurado. Miguel, okay ka lang ba? Tito Berto, first time kong sumakay ng motor, kinakabahan ako. Okay, kaya naman pala. Sige, makap ka lang ng mahigpit. Wika ni Tito Berto, kaya eto, ginawa ko ang sinabi niya. Medyo kinakabahan ako dahil first time kong sumakay sa motor. Pero mas lalong kumaba yung dibdib ko kasi naman, habang nakayakap ako, gumagalaw yung dibdib ni Tito Berto. Nararamdaman ko yung dibdib niya habang nakayakap ako. Antigas. Tapos, gumagalaw. Gagi. Parang ang sarap hawakan. Hala, na ba itong iniisip ko? Kaso ewan ko ba? Ang sarap yung makakap eh. Miguel, okay ka lang ba dyan? Okay na okay ako, Tito. Huwag kang mag-alala. Miguel, ibaba mo yung kamay mo. Nakikiliti kasi yung utong ko. Sorry, Tito. Wika ako kaya ito. Binaba ko yung pagkakayakap ko. Kaya lang, napasobra ata yung pagbaba ng kamay ko. May matigas ako naramdaman kaya itinaas ko ng konti. Halo, ano yun? Antigas. Tapos parang nagulat si Tito Berto nung binaba ko yung kamay ko. Di ka naman sinasadya. Kaya nga, itinaas ko ng konti eh. Sa tiyan na niya ako nakahawak ngayon. Parang bato-bato yung tiyan ni Tito Berto. Sana all may abs. Kaya ito, nung makarating kami, bumitaw na ako kaagad. Kaya lang pagbaba ko sa motor, lo, tumalikod ako kaagad. Kasi naman, may inayos lang ako sa bandang ibaba ko. May nagalit pala.
Miguel, okay ka lang? Tara na. Oo, tito. Okay lang ako. Kaya ito, nung maayos ko na yung pwesto ni Utoy, marap na okay dito, Berto. Kaya lang, nung makita ko siyang nakangiti habang nakatingin sa mga mata ko, ewan ko ba kung bakit parang nagliwanag ang paligid ko. Parang bumagal ang bawat sandali. At ang tanging nagawa ko na lang ay ang umiti na lang din sa sandaling tila ba nangangarap ako ng gising. Ala, bakit ganito? Bakit parang tila ba bumabagal ang bawat sandali? Naguguluhan tuloy ako. Miguel, okay ka lang ba? Oo, okay lang ako, tito. Mabuti naman kung ganun, Miguel. Tara, masasayahin kita. Mula sa sinabi ni Tito Berto, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Kay tamis ng mga ngiti niya at parang nakakaakit ang kanyang mga tingin. Ano ba kasing saya yung ibibigay niya? Kaya eto, sumama na ako. Nakaakbay lang si Tito Berto sa balikat ko, pero parang mas gusto ko yung nakayakap. Pero teka, hello, ano yun?